Good morning, mga mamsi, mga ka-FB friends. Ito na naman po si Tita Mercy. Magluluto po tayo ng puto. Pasensya na po at lobat po ang aking cellphone. Kaya, may order po kasi sa akin ng puto. Kailangan na po yung oras. Kaso, lobat po ako. Kaya, i-demo ko na lang po sa inyo. Ito po, pakikita ko po sa inyo. Ito po, mga mamsi, ay puto cake. Nilagay ko po dito ay isang kilong all-purpose flour. At inihalo ko po yung isang all-purpose cream, nestle cream. At isang gatas ng malagnaw. At nagtunaw po ako ng mantikilya. Isang tasang mantikilya po. Yung isang cup na mantikilya. Ilagay nyo na po dito. I-mix nyo na po ng i-mix. Ito po yung, ganito po yung texture ng puto cake. At nilagyan ko po ng 2 kutsarang vanilya. At nilagyan ko din po, mga mamsi, ng kaunting asin. Kaunting asin. Yun lang po. At ilalagay ko po sa description yung mga sangkap. Ito, pinaghalo-halo ko na po dito at nilagyan ko po ng ginadgad na keso sa loob para po malasa po siya. Yan. Halo lang po ako ng hinalo ko lang po ng hinalo pati isang pack po ng Calumet baking powder. Yan po. Ito na po yung luto niya. Napakasarap po siya. Ayan. Hawak ko po kasi ang aking cellphone. Basta ayan po yung luto na ating puto cake. Ayan. At nakasalang na po siya sa mahinang apoy. Depende din po. Ayan na po siya. Iniinim ko na lang po siya. Ayan. Ayan po ang ating puto cake. Basta po ito ay sama-sama na po na hinalo-halo. At kung may panghalo po kayo, pwede po. Ako po kasi sanay ng sandok ang pinangahalo or kutsara. Mas mabilis po ako gumawa ng hindi na po inahalo sa mga ano. Dito po ako sanay. Sige po. At abangan po ninyo ang susunod kong video. Thank you po. Ito na po, mga mamsi. At tinatanggal ko na po sa lalagyan. At ito po ay order. 5 piso po ang isa, mga mamsi. At bubudburan po natin yan ng keso. Kimi no toriko ni natte shimae wa kitto kono natte wa jujitsu suru no modo. Chica.
na naman po si Mami Mercy o Tita Mercy. Ayan. Picture-picture muna at nagluluto po ako ng puto. May order po sa akin. Kahit papaano, hindi po nawawala ng panggastos, kahit po pandemic, magluto po ng puto, kutsinta, pansit palabok, kung ano-ano pa. Ayan. Nagbantis po ako kasi para malinis po ang aking mga niluluto at kakainin ng tao. Sigurado, malinis. Ayan. Mamaya naman po, magpipit ko naman po ako. Ako lang po mag-isa dito sa bahay, mga nagtatrabaho po sila, mga apo ko wala po dito, kaya luto-luto lang po ako. Magkikita ko po sa inyo yung mga ginagawa kong puto. Pupitik ni Tita Mercy. Ayan. Magugwantes po tayo para sigurado po malinis ang kakainin ng tao. Ito po ay 5 pesos ang isa. Bago po natin isalang, lagyan ng, pahiram po muna natin ng oil. Para hindi po siya didikit. Madali pong tanggalin ang puto. Kahit po yung oil ng pamprito natin, panluto po, pwede po yun. Bago haluin po ulit, para po hindi siya tumitinig, ayan. Huwag po natin pupunuin. Ito lang po. Ganyan lang po. Ganyan lang po ang 5 piso. Kasi po maalsa po siya. Dahil po ng baking powder. Kahit ganito lang po, tinan na nyo. Pagka naluto na po siya, ganito po siyang kalaki. Yung iba po kasi mga mamsi, gusto po nila inalalasahan ng keso. Kaya ito po, lalagyan ko po siya ng binudbud na keso. Ito.
Buburan po natin siya ng keso. Yun po yung gusto nila. Habang kinakain ay sinasawsaw po sa cheese, sa keso. Yung iba po kasi ayaw po nila na tinutunaw yung cheese. Yung cheese sa puto, tunaw daw po. Yung ito, gusto po nila, habang kinakain nila yung puto, sinasawsaw po nila sa keso. Yan, di ba po, parang talagang napakasarap po niya. Yan. Tatakpan ko na po yan.